Welcome back sa Tuklasin Stories. Ngayon, ikukwento ko sa inyo ang isang fantasy drama film na pinamagatang Tears for Sale. Now sit back, relax, and enjoy the show. Nagsimulang palabas sa paglalahad ng mga impormasyon tungkol sa kauna-unahang gyera kung saan ang Siberia ay nakaranas ng pagkaubos ng kanilang tao. Halos lahat ng kalalakihan sa kanila ay namatay dahil sa gyera. Ang mga kababaihan naman ay kinakailangang bumangon para magsimula ng panibagong buhay. Samantala, nang dahil sa nangyari, kayang malilit na bayan ay niiwanan ng kakaunti o minsan walang lalaki sa lugar. Nagbagong eksena at makikita ang isang bayan na may pangalang Pocarp, kung saan napapalibutan ng lugar na magagandang dalaga. Meron lang nag-iisang lalaking nabuhay sa bayan at ang lalaking yun ay sobrang tanda na. Isang araw, ang magkapatid na si Ojanka at Pujinja ay makikita naglalaro sa lawa malapit sa sementeryo. Ang responsableng si Ojanka ay nagmungkahing umuwi na sila para makaiwas sa sumpa ng lawa dahil sa alamat na patungkol sa lawa. Samantala, ang walang pakialam na si Pujinja ay naglakad papalapit sa lawa na parang walang pakialam sa mundo. Ayon sa alamat na sinabi ng kanilang kanununuan, umiyak daw ang kanilang lola sa harap ng lawa sa loob ng 7 araw nang hindi nagbalik ang asawa nito mula sa gyera. Dahil sa luha nito, kaya naging maalat ang lawa kaya maging ang mga isda na makikita mulang sa dagat ay nagsimula ng tumira doon. Matapos ang 1 linggong pagluluksa, sinumpa nito na magiging matigas ng kanyang puso kagaya ng bato at magiging pinakamagaling na mangiiyak. Ang mangiiyak ay yung mga kinukuha sa burol para umiyak. Ang tradisyong ito ay naipasa hanggang sa kanilang henerasyon kung saan ang magkapatid ay nabibilang. Sa kanilang lugar, kapag ang lalaki naging kasing taas ng rifle, masasabing handa na ito para sa gyera. Samantala, dahil kakaunti na lang ang lalaki natitira sa kanilang lugar, ay kaunti na rin ang dami ng namamatay sa mga panahon na yon, kaya ang kabuhayan nilang umiyak ay unti-unti nang nawawala ng kabuluhan. Sumunod rito, malalaman natin na tanging 2 lang ang nakabalik sa lugar nila mula sa gyera pero sa kasamaang palad, ang 2 ito ay namatay. Ang una ay nabagsakan ng lapida. Hindi maliwanag kung aksidente lang ba ang pagkamatay nito o baka sa galit ng asawa niya dahil sa ginagawa nitong pangangalun niya. Ang pangalawang lalaki naman, dahil alam nitong hindi niya mapoprotektahan ng mga kababaihan nang siya lang mag-isa kaya nagtanim ito ng bomba sa halamanan ng bayang iyon. Sa kasamaang palad, hindi niya namarka ng lugar kung saan nakatanim ang mga bomba, kaya namatay ito ng matapakan ng isa sa mga bombang itinanim niya. Ang vineyard na pinagtaniman niya ng bomba ay ang nangungunang pinanggagalingan ng kanilang kabuhayan kaya't nang mag-iwan ng mga bomba, ang pangalawang lalaki, ang pinangalan ni nila doon ay Vineyard. Mula noon ang mga kababaihan ay nagbubunutan upang malaman kung sinong babaeng pupunta sa vineyard para mamitas ng ubas. Sa kasamaang palad, hindi nagiging matugumpay ang pagpitas nila ng ubas dahil palagi nasasabugan ang babaeng nagpupunta doon. Isang umaga, ang magkapatid ay nilapitan ni Nada, isang dalaga na hinahire silang mangingiyak para sa burol niya. Siya ang nakabunot para sa susunod na magpupunta sa ubasan. Samantala, bago ito magbayad, sinabihan niyang 2 na ipakita sa kanya kung paano sila iiyak sa burol. Pumayag naman ang 2 at pinakita ang kanilang pag-iyak pero dahil buhay pang iniiyakan nila kaya si Janka ay nahihirapang umiyak. Sinubukan niya mag-isip na malulungkot na bagay para umiyak pero kahit anong isip niya ay hindi ito gumagana. Kaya inalala niya isa sa mga nakaraan niya kung saan naalala niyang araw na ikinasalang kaibigan niya na si Sanja. Pero kagad silang naghiwalay para magpunta sa gyera para tulungan siya. Ang kapatid na si Pujinja ay pinaalala sa kanya na malapit na siya sa edad na 22 pero hindi pa rin siya nakakahanap ng pag-ibig dahil walang lalaki sa lugar at mukhang hindi na talaga siya makakahanap kahit kailan nun. Dahil dun, kaya ang magkapatid ay nagsimula ng maiyak. Samantala, binunyag ni Nada na meron siyang hinalikang lalaki noon pero isa itong matanda na may pangalang Lolo Bisa, ang kaisa-isang lalaking natitira sa lugar na yon. Habang ang magkapatid ay nandidiri sa kwento niya, ipinaliwanag ni Nada na mas gugustuhin niya pang maranasan ang una niya sa isang matanda kaysa sa hindi niya ito maranasan. Samantala, si Lolo Bisa ay tumatanda at nagkakasakit na rin
na kahit ang magaling na manggagamot sa kanilang lugar ay wala nang magawa para rito. Nang gabing iyon, si Nadat ang magkapatid ay nagpunta sa bar kung saan ang mga kababaihan sa lugar na iyon ay nagtitipon-tipon para magpakalango sa alak upang makalimutan ang kanilang lungkot. Sa bar, ang pinakasikat na banda na nagngangalang Rati Jazz ay nagpatugtog na pangpatay na tugtog. Samantalang si Nada ay nakapagdesisyon na para sa natitira niyang buhay, kaya sinabihan niyang bartender na ibigay sa lahat ang pinakamalakas na inumin, imbis na yung pangkaraniwang inumin lang. Ilang resulta, ang lahat ay nagsimulang mag-hallucinate sa kanilang yumaong mahal sa buhay. Nang sumunod na araw, bago magpunta si Nada sa Mine Yard ay sinabi nito sa magkapatid na naghanda ito ng isang kasiyahan kasama si Lolo Bisa. Matapos noon, nagpunta na siya sa taniman at nakatapak ng bomba, dahilan para mamatay. Sumunod na eksena, ang mausisang magkapatid ay nagpunta sa lugar ni Bisa pero wala ni isa sa kanila ang gustong maunang pumasok sa loob para simulan ang kanilang gagawin. Inulak ni Bojinja si Ujanka papunta sa higaan ng matanda at sa kasamaang palad nang nalapit ng mukha ni Bisa sa kanya ay natakot ito kaya napasigaw ito dahilan para atakihin ang matanda sa puso. Ang puso ng matanda hindi na muling tumipok, dahilan para mamatay ito. Bilang resulta ng kanilang ginawa, ang magkapatid ay hinatulan upang sunugin. Tinali sila ng magkasama at inilapit sa apoy. Si Bojinja na desperadang mabuhay ay naghain ng kondisyon at nangako mag-uuwi ng mas maayos na lalaki kaysa kay Bisa sa loob na 3 araw. Sumang-ayon naman ang lahat pero sinigurado namang kukulam na isusumpa niya magkapatid kapag hindi sila nagtagumpay sa kanilang gagawin. Sinabi nito na ang kaluluwa ng kanilang kanununuang lola ay mabubulok sa lugar na mas masahol pa sa impyerno. Sumunod na eksena, ang magkapatid ay napunta sa isang mapanghamong paghahanap ng lalaki. Ang kanilang paghahanap ay mas mahirap pa pala sa kanilang inaakala. Una nilang nahanap ang isang lalaking nabibilang kung saan ang mga kababaihan doon ay matapang na binabantayan ng lalaking ito, kaya't natakot ang magkapatid dahilan para umalis sila sa lugar na iyon. Ang pangalawang lalaking nakilala nila ay lumalabas na nagpapanggap lamang na lalaki. Sinubukan nitong sumali sa mga sundalo para tulungan silang magpakarami. At ang huli, nakarating sila sa isang syudad kung saan nagulat sila nang makita mga lalaki nandoroon. Makikita si Ujanka na nanonood kay Dragon Jube, isang performer ng sirkus na kilala bilang Man of Steel, kung saan napapahangan itong mga manonood dahil sa pagbala sa kanya sa kanyon. Nang magkita ang mga mata nilang dalawa, nakaramdam sila ng kilig at atraksyon sa isa't isa. Kaya niyaya ni Dragon Jube si Ujanka na lumipad kasama niya. Sa kabilang banda naman, si Bojinja ay namangha kay Arsa, isang magaling na mang-aawit na nakapukaw sa puso ng lahat ng kababaihan sa syudad dahil sa galing nitong kumanta. Habang si Ujanka at Dragon Jube ay nasing papawid, ay mas lalo lamang lumakas ang koneksyon nilang dalawa. Ngunit natapos ang paglipad nila nang mahulog sila sa lawa. Si Dragon Jube ay nahirapang lumangoy pero niligtas naman siya ni Ujanka at nirevive ito gamit ang mouth-to-mouth resuscitation. Dahil namangha si Dragon Jube sa kagalingan at katalinuhan ng babae kaya tinikayat niya itong maging assistant niya. Samantala, matapos mapalibutan ng maraming kababaihan si Arsa, kaya nagdeklara ito na kung sino man ang makakakuha ng pulang rosas na itatapon niya sa lawa, ay magiging reyna niya. Kaya ang mga kababaihan ay dali-daling sumulong sa lawa at nag-away-away para makuha ang bulaklak. Pero si Bujinjang nagwagi sa lahat. Habang ang lahat ay abala, tumakas si Dragon Jube sakay ng isang sasakyan kasama si Ujanka. Inaya niya rin si Arsa na sumama kung saan makikitang magkakilala pala sila. Hindi nagtagal, sumakay na rin si Bojinja at nagtungon sa pinibago nilang paglalakbay. Habang ang apat ay naglalakbay na magkakasama, makikitang si Ujanka at Dragon Jube ay mayroong malakas na atraksyon sa isa't isa habang si Arsa naman ay hindi interesado sa mga pinapakitang motibo ni Bojinja. Huminto sila para magpalit ng tuyong damit. Nang makita ni Arsa si Bojinja sa malaswa nitong pananamit, doon na siya nagsimulang magkagusto sa dalaga. Sumunod na eksena ay makikitang naghahalikan na ang dalawa. Matapos noon, sumakay na sila sa sasakyan at umalis. Habang nasa daan ay nagkakaroon ng problema ito. Nang ang buhok ni Ujanka ay naipit sa may pintuan. Sinubukan ni Ujanka ang kumbinsihin si Dragon Jube na huwag nang tumuli sa lugar nila. Pero gusto nitong makakita ng lugar na puno ng kababaihan.
Samantalang si Bujinja naman ay nakumbinsi si Arsa na iwan si Dragoljub at tumakas papunta ng Belgrade kung saan mahanap nilang kasikatan ng magkasama. Samantala, habang tumatakas ang dalawa, aksidente nilang nanakaw ang isang sasakyan na mayroong patay na katawan sa loob. Habang nasa daan papuntang Pokerp, nagawa ni Eugene kasi Dragoljub na makapagkwento ito patungkol sa Belgrade, maging patungkol sa palasyo ng Albania. Nabanggit ni Dragoljub na pinangarap niyang makapagtanghal ng sirko sa tuktok ng tore doon balang araw. Kahit na gusto ni Ojanka na magpunta sa Belgrade, mas ginusto niyang tuparin ang pangako kaya pinagpatuloy nila ang planong pagpunta sa Pokerp kung saan ang mga kababaihan doon nagbubunutan upang makapagdesisyon kung sinong pupunta sa taniman. Makikitang si Sanja ang minala sa bunutang iyon. Samantala, natigil ang kanilang ginagawa nang hindi inaasahang dumating si Ojanka at Dragoljub. Nung una, inakala ng mga kababaihan na ilusyon lang si Dragoljub. Pero hindi nagtagal na pagtanto nilang totoo ang lalaki. Pinalibutan nila ito't may galak pwera kay Sanja. Habang si Dragoljub ay nakuhang atensyon ng lahat, si Ojanka naman ay di mapigilang magselos. Maya-maya, ginamit nilang kakayahan ng lalaki sa pagsisirkus upang iligtas ng mga kolekta ng ubas. Nagpedal ito gamit ang isang bisikleta na nakabaliktad papalibot sa mine yard habang si Ojanka naman ay nakasabit sa kanya. Gamit ang isang lubid at walang kahirap-hirap na kumukuha ng prutas na hindi umaapak sa lupa. Nang maggabi, ang lahat ay gumawa ng alak sa tradisyon na pamamaraan. Tinapakan nilang ubas sa isang malaking lagayan habang si Dragoljub ay masayang nakikisali sa kasiyahan. Si Sanja naman ay tinitingnan siya mula sa malayo. Samantala, ang mangkukulam ay tinupad ang pangako nito kaya't hinayaan na nitong mamayapa nang tuluyan ang kaluluwa ng kanununuang lola na magkapatid. Samantala, nakaramdam naman ng lungkot si Ojanka dahil makikita ang lahat ay nakuha ng kanilang gusto maliban lamang sa kanya. Pero natigil ang kanyang pag-iisip nang dumating si Bujinja kung saan nagbalik para tulungan siya. Sa sumunod na eksena, nang dumating ang magkapatid sa bar, nakita nila si Dragoljub na nagsasaya kasama ng ibang babae. Nagalit si Ojanka dahil sa selos nito kaya nabayagan niya ang lalaki. Dineklara niya sa lahat na sa kanya lang ang lalaki at aalis na sila patungong Belgrade. Pero pinagtawanan lang siya ng lahat ng kababaihan doon at pinagpatuloy ang kasiyahan. Nang hindi gumanang plano, hinalikan ni Ojanka si Dragoljub at naglahad ng nararamdaman niya. Para sa lalaki, inaya niya itong umalis. Samantala, nainggit naman si Sanja, kaya tinalikan niya rin si Dragoljub kahit na sinabi niya nito ang tanging pwede niyang halikan ay si Ojanka. Maya-maya, dumating si Arsa at agad naman pinalibutan siya ng mga kababaihan. Sa pagkakataong iyon, si Bujinja naman ang nagselos. Agad uminom si Arsa ng gagambang alak at nag-request sa bandang tugtog upang makasayaw si Bujinja sa taas ng lamesa. Ang mga pangyayari biglang naging marahas nang si Ratija ay ginusto rin makasayaw si Arsa. Dahilan para mag-away silang dalawa ni Bujinja. Napagod ng manood si Dragoljub, kaya tinaob niyang lamesa para tapusin ang kaguluhan. Matapos na ninagtalo naman ang dalawang lalaki, kaya nagmungkahi ang mga babae. Para malaman kung sino mas magaling sa kanilang dalawa, ay sa pamamagitan ng pagpapakita nila ng galing sa kama. Sumang-ay naman si Dragoljub, pero pinukpok siya ng baso sa ulo ni Ojanka. Nang sumunod na araw, nagising si Dragoljub kung saan nandoon si Sanja na pinagsasamantalahan siya. Kinumpronta niya ito't sinabing huwag nang magmatigas, pero sa loob-loob niya, alam ni Sanja na meron itong mahal na iba, kaya matapos ang ilang halik ay pinakawalan na niya ito't hinayaan sa totoo niyang mahal. Ang magkapatid ay aalis na patungong Belgrade, sakay ng isang sasakyan. Sinubukan ni Dragoljub na sumama sa kanila, pero sinagasaan lang nila ito dahil na rin sa mga problemang dinulot nito sa kanila. Si Arsa naman sa kabilang banda ay sinubukan tumakas sa mga kababaihan at aksident itong napunta sa mine yard. Dumating ang dalawang magkapatid kung nasaan si Arsa. Nagpresenta si Bujinjang, ililigtas niya ito. Bago itong humakbang papalapit sa lalaki, ay nag-iwan ito ng makabagbag damdaming pamamaalam sa kapatid at sinabing ipagpatuloy ang pagpunta niya sa Belgrade at doon mabuhay ng masaya. Daladalang pulang rosas na kagaya ng bulaklak noong una silang magkita, ay nilagay niya ito sa kanyang dibdib. Lumapit si Bujinja sa kanyang pinakamamahal at nagsalo sa matamis na halik. Nanunod ang taong bayan habang kinikilig sa kanilang pagsasayaw.
Hindi nila napansin unti-unti na pala nilang napapasabog ang mga bomba sa loob ng taniman. Magandang pagkakagalaw nila hanggang sa huling pagsabog kung saan silang dalawa ay namatay. Nalungkot si Ujinka at sumakay ito sa sasakyan. Pinaandar niya ito papalabas ng bayan. Naalala niya na naligong kapatid sa sinumpaang lawat na niniwala ito na ito ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Samantala, sumisikat ng maliwanag ang araw na nagsisimbolo ng pag-asa para sa kinabukasan at doon siya nagsimulang mag-imagine ng buhay na kagaya ng pagkakasabi ni Drago Jub sa kanya. Natapos ang palabas sa isang magandang sayawan kung saan makikita si Ujinka na sumasayaw sa tugtog ng masaya at makikitang handa na itong mabuhay sa panibagong yugto ng kanyang buhay at iwan ang nakaraan.